Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Antonio Margarito at Eric Morales. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So sa latest interview nga po ng Fight Hype kanina lamang sa dating WBO, WBA and IBF welterweight champion na si Antonio Margarito, ay kapansin-pansin talaga kung gaano kataas ang respeto nito sa ating pambansang kamaumani ni Pacquiao. Ayon po kasi kay Margarito mga idol ay alam niya daw na mahirap na laban para kay Pacquiao si Spence. Subalit para daw sa kanya ay isang tunay na legend si Pacman. At kung titingnan mo umano ang kondisyon ng ating fighting senator, ay kapansin-pansin daw na talagang handang-handa ito para labanan si Spence. Paliwanag ni Margarito na totoo daw na nakakaapekto ang tanda at edad sa boxing. Subalit ang experience umano ay isang napakalaking tulong din para labanan ang mga mas bata. Bukod dyan ay talagang napakagaling umano ni Pacquiao at nagbabato ito ng napakadaming suntok. Sa katunayan nga daw ay noong maglaban sila noong taong 2010, ay umaabot sa 7-8 suntok ang tinatapon ni Pacquiao kumpara sa isang suntok niya. Talagang masyadong mabilis daw kasi si Pacman. Kumbaga mga idol ay ang gustong sabihin dito ni Margarito ay sa bawat isang suntok niya ay 7-8 suntok ang sinasagot sa kanya ng ating pambansang kamao. At nang tanungin naman ito kung sa tingin niya ay madalas na makakatama si Spence kay Pacquiao dahil isa din itong Southpaw fighter, ay sumagot naman ang Mexican legend na dahil sanay na ang mga Southpaw fighters na kadalasan ay orthodox fighters ang kanilang mga kalaban, kaya naman madaming adjustments ang kailangan nilang gawin sa ensayo, gaya sa meets at sparring. Subalit tiwala umano siya na kayang-kaya ni Pacquiao mag-adjust sa mga ganitong sitwasyon. Bukod dyan ay dahil parehong southpaw si Pacquiao at Spence, ay kumbinsido din si Margarito na si Pacquiao ang mas makikinabang sa sitwasyon na ito dahil masyado daw magalaw si Pacquiao at sobrang bilis. Sinabi din ito na ang susi ni Pacquiao upang makuha ang panalo ay ang pagbato ng napakadaming suntok at ang kanyang mga footwork na nagre-resulta sa madaming movement sa ibabaw ng lona. Depensa pa ni Margarito na alam niya daw na madaming nagsasabi na wala nang panama si Pacman kasi matanda na ito. Subalit kapag ang isang fighter ay patuloy pa din daw ang pag-e-ensayo at pagpapakondisyon kagaya ni Pacquiao, ay nababaliwala daw nito ang tanda at edad ng isang fighter. Kaya naman dahil umano sa lahat ng yan, kaya si Pacquiao ang pinipili niyang mananalo sa August 21. Sa kabilang banda naman mga idol ay na-interview din ang isa pang Mexican legend na si Eric Morales upang mahingi ang reaksyon nito sa bakbakang Pacquiao versus Spence. Ayon kay Morales mga idol ay masyadong komplikado ang laban na ito para kay Pacquiao kaya naman nahihirapan siyang magbigay ng prediksyon kung sino ang mananaig sa gabi ng laban nila. Paliwanag ni Morales na isang napakabata at napakalakas na fighter ni Spence kaya naman magiging mahirap ito para kay Pacquiao. Hindi niya din daw alam kung ano pa ang motivation ni Pacquiao para labanan ang kagaya ni Spence. Posible umanong pera, subalit hindi niya daw talaga masasabi. Samantala, si Timothy Bradley naman ay nagbigay din ng babala kahapon kay Spence na may nakita sa kanyang kahinaan ng ating pambansang kamao kaya niya ito lalabanan. Paliwanag ni Bradley na ang bilis, footwork at mga labas-pasok na galawan ni Pacquiao ang magpapahirap kay Spence. Bukod dyan ay sinabi din ni Bradley na kailangan maging alerto ni Spence kasi paniguradong matitikman niya ang sunod-sunod na kombinasyon ni Pacquiao. At bagamat makakadepensa naman daw si Spence sa mga patama ni Pacquiao, subalit hindi daw nito madedepensahan lahat ng suntok ng ating fighting senator kasi magugulat na lang daw si Spence na nasa ibang posisyon na naman si Pacquiao. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng